Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan at madecongest ang dockets ng ating mga husgado. Ang nais ko lamang mapakinggan sa sandaling ito ay pawang totoo, walang imbento, pawang katotohanan, walang kasinungalingan. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano po inyong pangalan? Ang pangalan ko po ay si Erlinda Dornado, 59 years old, nakatira po sa Sangandaang, Caloocan. Ang nirereklamo, ano ang iyong pangalan? Jericho po. Nagtaong ka? Bachelor's 19 po. Happy birthday, anak! Siya po ang panganay, si Carla Adornado po. Nag-birthday po siya ng January 5. January 5, 2012? Opo, ito lang po. Tapos po, nung bandang alas 8, alas 9 po, nagkasarapan na sila. Isa, dalawa, tatlo! Kinausap po nila ako, sabi niya, Mama, uuwi na po si Liano, mga kaklase ko, tsaka barkada ko. O sige, Kako. Agahan mo lang ang uwi ha, huwag kang magpapagabi. Mahirap na, lalo na't nakainom ka. Tama. Okay. Apo. Hello! Salamat! Adito lang, Ma. Naggabi na po. Wala pong dumarating na Carla, yung anak ko. Hanggang sa nag-alas 12 na po. Ay, nasan ba yung batang yun? Ihatid lang daw yung mga kaklase. Nakita niyo ba si Carla? Ayaw po, nakita ko po. Sino kasama? Jericho po, alas Duday po. Ha? Eh, saan papunta? Ay, hindi ko po alam. Duday! Duday! Ilabas mo ang anak ko, kasama mo man! Ilabas mo! Duday! Nanay Erlinda. Ano? Dito po si Carla. Carla. Halika na, Carla! Umuwi na tayo! Sabi mo, iyahitin mo limang kaibigan na tapos... Ayoko na, umuwi! Halika na! Lagi, lagi mo ako pinapagalitan. Talaga, umuwi na tayo! Pakakita ko po sa kanya, parang gusto ko pong suntogan. Si Jericho. Opo. Hindi ko po kayang humawala yung mga anak ko sa akin. Hanggang ngayon po ba, hindi pa nakaka-uwi si Carla sa inyo? Hindi po. Kalamayan niyo po ang loob niyo. Saan po ba at paano nagkakilala sina Carla at Jericho? Hi, Carla. Let's go. Si Doday. Doday, si Carla. Ah, hi. Ah, pwede pong makiupo? O, sige, upo lang namin po. So, taga saan ka? Gano'n. Gano'ng katagal na po na sila'y magkakabarkada? Ano po yan? Nung 14 anyos pa lang po, magbarkada na po sila. Pero alam ko na po sila na may ano eh, mag-boyfriend po. Pero hindi po sinasabi sa akin ni Carla. 14 anyos yung anak mo, may boyfriend na? Opo. Nakita ko lang po yung litrato ni Jericho nang makalkal po ako ng mga gamit ng anak ko. Nandoon? Opo. Sabi ko, sino ba ito? Sabi kong ganyan. Eh, yun nga po. Eh, siyempre, siya lang po suspecha ko na yun ang litrato sa anak ko eh. Oh. Eh, ano bang natapos ito si Jericho? Ang alam ko po yan, standby po, wala pong trabaho. Ah, walang yung trabaho? Yung pagkaakala ko. Oh. Ano pa, extra, extra. Kapal ang mukha mo! Hindi ko pinilit yung anak nyo. Dapat sinabi mo, Carla, umuwi ka na kay mama mo, baka hinahanap ka! Sinabi ko yun. Alam mo yan, siya lang inaasahan ko! Minahon po kayo. Hindi na po nakakapag-aaral ngayon. Huminto nga po dahil nga
umalis na po ng bahay nung ano po, nung January 5 eh. Hawak ni Jericho. Sanding ko na po sila eh. Nasa kanya. Opo. Itunurin mo siyang asawa nung gabi niyon. May tama na po ang yung alak nun eh. Alam mo, 16 pa lang anak ko! Kayayain mo magtanay! Di ba sinundan nyo? Pumunta po ako sa bahay nila. Hindi nyo naiuwi si Carla? Hindi na isama? E, pinipilit ko pong ipunin po, attorney. Pinipilit ko po, nung kinukuha ko, ayaw sumama sa akin. Eh, yung ginawa ko, kinuha ko na muna yung anak ko, attorney. Ngayon na nakuha ko na po sa akin. Ngayon, sabi ko sa kanya, o dito ka lang, Carla. Kinabukasan na po yon. Mga anak, dito lang kayo ha, huwag kayong lalabas ng bahay. Magdi-deliver lang ako. Babantayan kayo ng ate mo ha. Carla? Carla? Hey. Magdi-deliver ako ng order. Bantayan mo yung mga kapatid mo anak ha. Sige po. Okay, alis ha. Alis lang kung dali. Nung pag-uwi ko po nung ano, sinanong ko yung kapatid, asan yung ate nyo? Ang ate nyo? Mama, umalis po. Kina yan! Pihado ko nandun na mga dito muna kayo at pupuntahan ko ulit yung Jericho ngayon, ha? Sinabi ko sa'yo, bantayan mo yung mga kapatid mo! Yung pala, tatakas ka lang at pupunta kami Dodoy na ito! Ayoko na umuwi sa bahay, Ma. Dito na lang ako. Anong ahiya mong umuwi? Uwi! Lagi mo naman ako sinisigawan, tapos pinapaya sa mga tao, eh. Ikaw tumigil-tigil ka, ha? Halika, uwi na tayo! Ma? Umuwi na tayo! Eh, binibrainwash nga po nitong Dodoy na ito eh. Binibrainwash? Binibrainwash yung anak nyo. Ang kabala mukha mo! Eh, hindi na nakakapag-aral yan. Di sana sinabi mo, umuwi ka na, Carla. Sinabi ko yun, umuwi na siya. Ayaw niya umuwi. O anong ginawa mo? Pinabayaan mo lang? Hindi. Natulog ko muna sa bahay namin. Alam, may nangyari sa inyo. Kapalang mukha mo. Alam mo, 16 pa lang anak ko. Kayayain mo magtanan! Hinahon po kayo. Ano po ba ang reklamo nyo ngayon labang kay Dodoy? Ang gusto ko lang mangyari, Dodoy, sa iyo, ibalik mo yung anak ko. Kaya na nga sa'yo bumalik na anak mo. Pilitin mo! Paaralin ko pa kasi yan eh. Hanggang makatapos eh. Kapalak kasi ng mukha mo eh. May palalamo ka ba sa anak ko? Tatanungin ko muna ang inyong inirereklamo. Nung nangyari ng birthday niya, January 5, niyaya ko siya, tinext ko siya. Hi, babe! Ay, be! Hindi na pakita yung naantay eh. Ay, be! Birthday niya rin pala. Oh, talaga? Oo. Happy birthday! Salamat! Oo, oh, birthday niya rin. Ayan. O, oh, sige. Upo ka na, upo ka na. Ay, ano pa kayo? Naman tayo nungan. Yan! Nung 12 na, niyaya ko na siya. Sabi ko, uwi ka na, Carla. Lalahanapin ka ng nanay mo. Uy, Carla. 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 Umuwi ka na, dahil hanapin ka sa akin ng nanay mo. Iyakan mo na yun, baka hindi na ako pa uwi. Umuwi ka na, dahil hanapin ka sa akin ng nanay mo. Alam mo naman nanay mo, strict to me. Umuwi ka na. Uwi ka mo. Sa'yo lang ako, boy. O, saan kayo umuwi nung gabi yun? Sa bahay po. Pinatulog ko na po. Saan sa natulog? Sa tabi mo? Opo. Saan kayo nahiga? Sa kwarto mo? Opo. Kayong dalawa lang? Opo. Itunurin mo siyang asawa nung gabi yun. Hindi naman po. Bawang ano, may tama na po kasi yun ng alak nun eh. Gaano ba kalayo ang bahay niyo sa bahay nila Aling Erlinda? Mga tatlong kalsada po ang pagitan. Eh, tatlong kalsada lang pala ang pagitan eh. Eh, pwede lakarin yun? Ayaw nga niya po nga umuwi. Eh, bakit siya nasunod? Hindi ikaw. Ibig sabihin, hindi mo talagang gusto na siya ay matulog sa inyo. Ang may gusto lang ay si Carla. Opo. Ah, hindi mo gusto? Hindi ko nga po gusto dahil nga magalit ko yung nanay. Ba't tinabihan mo? Po? Ba't mo tinabihan? Nakainom na po kasi kami nun eh. Gusto ko na rin mong pahinga. Eh ano, kung di umuwi, kung di mo naman tinabihan, di okay lang sana.
nandun lang sa inyo. Nais kong tawagin si Carla. Ang sabi ni Jericho, ayaw mo nang umuwi nung gabi yun. At ikaw ang makilip na doon na matulog sa bahay nila Jericho. Opo. Kasi po masyado na akong inaano ng magulang ko eh. Masyado? Masyado na po siyang umaabuso sa pag-aano sa akin. Anak kita, pangangaralan kita eh. Babae ka eh. Anong abuso? Ayaw mo mang pangaralan ka? Ha? Gusto mo na lang talaga mag-asawa? Hindi. Sana naman bigyan mo ako ng kalapatan lumaya minsan. Anong lumaya? Tatanungin ko muna anak niyo. Ano po? Umibig ka ba kay Jericho? Opo. Mahal mo si Jericho? Opo. Totoo bang ikaw ang may gusto na doon na matulog ka lang, Jericho? Opo. Ikaw ang may desisyon na mag-asawa ka na? Hindi po. Eh, anong plano mo sa buhay mo? Wala po. Wala? Ganyan na lang, titira ka na lang ka lang, Jericho. Paano kung magkaanak ka, mabuntis ka? Paano mo bubuhayin ang anak mo? Mag-aanap pa ako ng trabaho. Kung buntis ka ba, makakapagtrabaho ka? Minor de edad ka, may papapasukan ka bang trabaho kaya? Sinong mas mahal mo? Si nanay mo? At ang mga kapatid mo o si Jericho? Si Jericho. Ah, si Jericho. May nangyari na ba sa inyo ni Jericho? Opo. Ilang beses na? Marami na po eh. Ah, marami ng beses. Tingin ko nag-rebelde ka sa nanay mo eh. Kaya nakipag-boyfriend ka, di ba? Opo. Sige, Carla, magkwento ka kung bakit ka sumama sa lalaking ito. Eh kasi, lagi po niya akong pinapahiya sa harap ng maraming tao. Napahiya? Paano napapahiya? Ikaw, bata ka, naku! Sumasakit ang ulo ko sa'yo! Puro ka nilang nakwatsa! Puro ka nilang nakwatsa! Wala kang ginawa kundi maglayas na maglayas! Nay, dahan-dahan lang ng tao. Anong dahan-dahan? Anong marami tao? Wala akong pakialam sa kanila! Basta ikaw ang pinapakialaman ko! Naiinis ako talaga sa'yo. Alam mo, wala kang ginawa kundi bigyan ako ng sakit ng ulo! Dahan-dahan lang yun! Eh, kailan ka kasi ito, ha? Anak, hay! Huwag mong iwanan! Dapat po, di ba, sa loob lang ng bahay. Masungit nanay mo. Mm-mm. Pinapahiya ka. Pinapangaralan ka. Sinong gusto mong mangaral sa'yo? Kapitbahay? Hindi po. Sinong gusto mong mangaral sa'yo? Siya rin po, kaso lang, yun doon naman po sa loob ng bahay. Sino naghanda ng birthday mo nung gabi sa bahay mo? Siya po. Sinong siya? Si nanay. Si nanay mo? Masama pa bang ina si nanay mo? Pinaghanda ka ng birthday? Para sa'yo, masama pa rin nanay siya? Hindi po. Hindi pa rin siya nahihiyang ina, sabi mo? Sino ba nagluwal sa'yo sa liwanag? Siya po. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magbuntis sa loob ng 9 na buwan, manganak na mabingit sa kamatayan ang isang ina? Alam mo yon? Alam po. Na ang isang ina, pupuhunanin lahat, gagawin ang lahat para sa kabubuti ng isang anak. Alam mo yon? Alam po. At ang isang ina na may tungkuling mangaral sa anak para huwag mapahamak, alam mo rin yon. Kapag ikaw ba'y naging isang ina at ang anak mo ay nalulong sa barkada at batang-bata pa ay nagnobyo na at naging malayaw na at ayaw na mag-aral, hindi mo pa pangangaralan ang anak mo? Pangangaralan ko. Hahayaan mo lang siya para hindi magalit ang anak mo sa'yo? Para hindi magtampo? Para hindi magrebelde ang anak mo? Hahayaan mo lang siya't pikit mata. Panonoorin mo lang na parang nalulunod sa kumunoy ang anak mo. May ganun na awas sa akin, Carla. Ano ba siya mo? Asunto, areglo? Sa salaysay na nagreklamong si Erlinda, nais niyang bawiin ang kanyang menor de edad na dalagita na itinara ng boyfriend nitong si Jericho. Dadoy! Ilabas mo ang anak ko kasama mo man! Ilabas mo! Dadoy! Ayaw ko na ako uwi. Ka na! Lagi mo ako pinapagalitan. Uwi na tayo! Alam mo, 16 pa lang anak ko! Yayayahin mo magtanan! Depensa naman ni Jericho, maliban sa nagmamahalan sila ng anak ni Erlinda, ayaw na ng dalagitang umuwi sa bahay nila dahil sa takot at galit ito sa babungang ang ina. Mas mahal mo, si nanay mo o si Jericho? Si Jericho. Sige, lapitan mo nanay mo, kausapin mo. Sige.
Yan ay anak mo, nasa tabi mo. Papayagan mo kayo ni Jericho. Uwi ka na lang sa bahay. Kung uuwi ka, hindi ko itatamanda si Jericho. Ah, sandali po. Si Jericho, gusto kitang kausapin. Marahil ay hindi mo alam na mayroong batas. Na kapag nagtanang isang lalaki ng isang babae at ito ay upang maangkin mo siya bilang asawa. Ang tawag dyan ay consented abduction. Consented? May consent ka mo. Gusto niya. May pahintulot ng bata. Oh, 12 years old to 18 years old. Pasok na pasok sa krimen na consented abduction. Artikulo 343. Ang pagkakulong lang naman dyan ay aabot hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ang piyansa, 10,000 piso. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Lahat ng elemento ng consented abduction ay nasa kasong ito. Lahat ng bagay may kapanahunan. Ang pagsasama bilang mag-asawa ay may kapanahunan. Kahit sa ating family code, ang pwede lang ikasal ay 18 anyos pataas. Hanggang 21, kailangan pa ng parental consent na susulat sa Article 5 ng Family Code. At kapag ang sino man ay nagpakasal na below 18 years old siya, ang kasal ay walang visa, null and void, na susulat sa Article 35 ng Family Code of the Philippines. Ano pa siya mo? Asunto, areglo? Reglo na lang po. O, ano ngayon? Hihintayin ko na lang pong makatapos si Carla. At mag-aarap po ako ng magandang trabaho. O, nasa si Carla? Sa iyo pa rin? Hindi, sa kanya na po. Eh, Nanay Linda na po. Carla, ikaw? Dito na pa siya ni Jericho? Dito na po ako sa nanay ko. Uwi ka na sa nanay mo? Opo. Bukal ba sa puso mo yan? Opo. Pakita mo nga sa akin na bukal sa puso mo ang pag-uwi mo sa nanay mo at sa mga kapatid mo. May sorry. Ikaw lang, ayaw mo sa akin makinig eh. Napangaralan naman kita eh. Hindi naman masama mag-boyfriend, di ba? Kaya lang yun sa akin, magtapos ka lang ng pag-aaral. Marami pang darating sa buhay mo. O sige, Carla, anong hiling mo sa nanay mo ngayong pag-uwi mo? Sige, sabihin mo, buksan mo ang puso mo. Anong hiling mo sa kanya? Magbago na siya. Anong dapat baguhin ng nanay mo? Yung kasungitan niya. Huwag na masyado masungit. Kaibiganin mo yung mga anak mo. Hindi na pwede nga ng sungit-sungit sa mga anak. Kaya sa puntong ito, tawagin na natin si Atty. Soriano para sa inyong kompromiso. Kami na nakalagda sa kasunduang ito ay napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, ako, si Jericho, ay nangangakong ibabalik na at kukumbinsing bumalik si Carla sa kanyang ina at pamilya sapagkat nalalaman ko na maaari akong makasuhan ng krimeng consented abduction. Nangangako din si Jericho na hindi na niya muling itatanan si Carla. At sa halip ay hihikayatin niya na magtapos ng kanyang pag-aaral at sundin ang mga payo ng kanyang magulang para sa kanyang magandang kinabukasan.
At si Erlinda naman ay nangangakong tutuparin ang kanyang obligasyon sa kanyang mga anak, magiging mahinahon, hindi magagalitin, kundi maunawain sa kanyang mga anak at mamahalin alinsunod sa batas ang kanyang tatlong anak, lalong-lalo na itong si Carla. Lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.